Hello mga cat lovers! Welcome to Niles Tutorial. Today, ipapakita ko sa inyo kung paanong mag-deworm. Before that, may mga katanungan tayo. First, bakit kailangan mag-deworm? Upang mapanatili ang kalusugan ng mga pusa laban sa mga parasitiko tulad ng bulate. Anong pwede mangyari kapag hindi nakapag-deworm? Maaaring maantalang paglaki, pagkatae, huminang resistensya at humantong sa kamatayan. Kailan dapat mag-deworm tuwing 2, 4, 8, and 12 weeks ang edad? Uulitin ito ang pag-deworm tuwing 3 buwan. Disclaimer lang po mga cat-lover, hindi po ako vet. Ito po ay sinishare ko lang base lang po sa aking experience. Ito yung mga kailangan natin gamit, tissue, alcohol, syringe. Ang gagamitin natin pang deworm ay nematocide and container. Ang una natin gagawin, alcohol muna natin ang ating kamay para matanggal ang mikrobyo sa ating kamay. And then, i-prepare natin ang ating syringe. Tatanggalin natin yung needle. Ang susundin kong dosage dito sa ating nematocide ay para sa dog. Kasi po, yung sakat po ay mataas. 4 ml per kilogram. Yung sa dog po ay 1 ml per kilogram. Kumonsulta po ako sa vet. Ang sabi sa akin sa vet, yung sa dog ang aking sundin. Simulan na natin. So, itong first kitten, titimbangin ko. So, siya ay merong bago mag-1-foot. So, bibigyan ko siya ng 0.20 ml. Baba ko muna. Ayan siya, napaka-cute. I-shake natin na, i-shake natin mabuti. Handa tayo ng tissue para lapagan ng syringe. And then, pamungas if ever na mag-leak kapag iniinom ng gamot yung kitten. Sorry! Nilalagay ko siya sa lalagyanan para hindi ako malito. Para iniwalay ko yung mga na-deworm ko na at hindi ko pa na-deworm. Ayan, timbangin ko uli para sigurado. So, bago mag-1-4, bibigyan ko siya ng 0.20. So, yung pagpapainom ninyo, medyo islam ko yung ulo. What? Ayan, kukuha na tayo ng gamot. Ayan. Dito sa medyo gilid niyo yung lagyan para siguradong hindi matatapon. Ayan. Sorry na. Cute. Sorry na. Ayan. First time kasi niya iinom. Ayan. So, sa gilid lang. Ayan. Medyo hawakan natin yung ulo. Alali lang tayo sa pagpapainom kasi kapag hindi maayos yung pagpapainom natin, may tendency po kasi sa iba mapunta yung gamot. Pwede mapunta sa puso. So, hindi po dapat doon mapunta. Next, prepare ulit tayo ng tissue. Ayan, dito kasi ilalagay kasi baka malaglag siya. Next, itong cutify na ito. So cute. May pagka cream color siya. Ayan, timbang. Ayan, nasa 1/4 siya. Mas mabigat siya compared doon sa isa. So, bibigyan natin siya ng 0.25 ml. Napaka-cute ito. Cream color or white. White. Nag-iibag pa yung kulay niya pag lumalaki. Yan, bigyan din natin siya ng pang-deworm. Diyan sa gilid, ayan, ayun, sorry no, first time kasi, and then wipe niyo yung mouth.
hindi din natin ilagay kasi baka humalo, no, sayang, sa mga hindi pa nag-deward. Ayan, next. Itong pinatawag nila na blue. Ayan, blue color daw yan. Pero that is a gray. Pero ang tawag ng mga mahihilig sa pusa dyan ay blue. Napaka-rare lang yung galitong kulay. Hirang lumabas. Ayan, blue gray siya. Super cute at mas mabigat din siya, nasa 140. So same, 0.25 ml ang ibibigay natin. Mas prone pala ang mga kittens sa mga worms compared doon sa mga alit na rats na. May tendency kasi habang dumidede sila sa mother nila, doon nila nakukuha yung mga bulate. Bulat ng tapeworm or roundworm. Ayan, sa gilid ako naglalagay ng gamot. Kahit vitamin sa gilid. And then prepare kayo ng tissue. Ayan, punasan nyo kaagad para hindi naman kumalat. Ayan. Meron tayong 7 cats na i-deworm. So, meron na tayong 3 na deworm. 4 na lang. Ayan, another cream color. Ang cute-cute niyan. Napaka-rare lang yan. Nagbabago pa po yung kulay niyan. Minsan nagmumukhang ragdoll yan. Pero mga Persian po sila. Ayan. Ito, napaka-ba ito. Ngipig-ngipigla. So, cute-cute-cute-cute naman. Bebo, gusto niya. Ayan. Yung isa tulog na tulog, oh. Ito ang cute-cute. Ayan. Medyo dark ang color niya. Ayan, mabigat din siya. 1/4 din yan. So, 0.25 ml. Ayan. Hindi. Steady lang sila sa kanilang kinalalagyan. Mababait po sila. Ang mga Persian, mababait po yan. So, sila po ay mga dull face. Yung ilong nila kasi, hindi po siya sakto lang yung laki niya, hindi po flat. Yung mga ganyang pusa po ay mga dull face. Ayan, napakabait din. Ayan, oh, behave sila, oh, behave. Last two. Ay, sorry na, inistorbo ko ito sa pagtulog. Ayan. So cute. Medyo basa siya. Ayan. Ayan. Sorry na. Timbang muna. Ayun. Bago mag 1/4. So, 0.20 ml. Ayan. Sa gilid. Uy, gusto niya din. Bait. Oh, i-istorbohin kita. Sorry na. Ito medyo maliit siya. Ayan, medyo maliit to. Bago mag-point, siguro mga 18 ml lang para ano, kasi maliit siya compare sa lahat. Pero another blue Persian to. Rare color lang din to. Ayan. Ayan, mabait siya. Ayan, punas. Mababait. We're done, mga cat lovers. Ayan, itabi na natin ang ating gamit. Ayan, para makita nyo kung gano'ng ka-cute ang mga kittens na to, sila ay mga Persian, no? We have 7 kittens na diniworm. So, kung natulungan ko kayo sa inyong suliranin sa pag-deworm, like nyo naman tong channel ko. And don't forget to share and subscribe sa Niles Tutorial. Marami pa po akong updates or pwedeng i-share tungkol sa mga pusa, kung paano maglinis ng tenga, kung paano magpakain, at many, many more. So, thank you for watching!